Nagkatensyon sa opisina ng Benguet Electric Cooperative na magpang-abot ang matauhan ng dalawang kampong nag-aagawan sa liderato. Kung paano naresolba ang gulo, ating saksihan. Ganyan kataas ang tensyon sa Benguet Electric Cooperative o Beneco sa Baguio City kanina. Nagsidatingan kasi ang mga empleyado at member consumer owners para umano bawiin ang opisina. Nagpang-abot sa labi nito ang mga tauhan ng General Manager na si Engineer Melchor Licoben at mga tauhan ni Attorney Ana Maria Rafael Banaag, ang siyang itinalaga ng National Electrification Administration bilang bagong GM ng Beneco. Nagkagirian. Hanggang sa mapalabas ng gusali ang grupo ng NEA appointee na si Rafael Banaag. Nitong Lunes lang pumasok ang kinatawan ng NEA kasama ang mga pulis sa Beneco para ihain ang suspension order kay Licoben at pito sa mga miyembro ng board. At mauupo bilang bagong GM ng kooperatiba si Attorney Rafael Banaag, dating Assistant Secretary ng Presidential Communications Operations Office. Nag-ugat umano ang suspension order sa reklamo ni Rafael Banaag na hindi raw sinusunod ng board ang kanyang pagkakatalaga bilang bagong GM ng Beneco. Pero ngayong araw, balik opisina na si Engineer Licoben. Paliwanag niya, inilukluk siya ng board ng Beneco bilang general manager pero pumili ng ibang GM ang NEA na hindi naman daw kinikilala ng board. May nakafile na raw na kaso sa Court of Appeals kaugnay nito. Ang ginawa ng NEA po ay in-appoint yung isang kapitan tapos pinaligip sa Beneco, binigay sa board. Pero yung board po reject yung parang endorsement ng Ayabowa. Masama naman ang loob ni Rafael Banaag dahil may mga tauhan daw siyang nasaktan sa pangyayari. Panawagan niya. Sana po kung ano man yung mga lumalabas po na spin na storya na ito ang ginagawa ng gobyerno, ito ang ginagawa po ng NEA, ito ang ginagawa ng PNP, wag naman po. Hindi na rin tama na pati health protocols, lahat na lang po, napupolitika na lang lahat ng bagay. Ayon naman sa NEA, wala silang nilabag at may kapangyarihan din silang i-deputize ang PNP ng Iloklok nila, si Rafael Banaag. Paghimok ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga empleyado ng Beneco, maging mapayapa habang nire-resolve ang sigalot na nagdulot na raw ng power disruption. Let us look at things objectively and hopefully no less than NEA and no less than Malacañang will finally realize that taking over forcefully Beneco and looking at how united we are in fighting for what is right, in fighting for GM Mel Licoben, and for fighting for the people of employees and workers of Beneco, it simply is the right thing to do. Kinukulang pa namin ng panig ang Malacañang. Emil Sumangyo, GMA News. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.